Sinabi ng Defense Ministry ng Japan noong Sabado na mayroon silang namataan na isang foreign submarine papunta sa kanluran ng contiguous zone ng hilagang silangang bahagi ng Amami Ushima Island na matatagpuan sa Kagoshima Prefecture. Agad naman nag-deploy ang Japan Maritime Self-Defense Force na mga destroyers at patrol aircraft upang bantayan ang namataang submarine at ayon naman sa pahayag ng JMSDF na ang nasabing vessel ay tumungo sa kanlurang bahagi ng Yokote Islands. Ang submarine ay dumaan sa isang makitid na dagat sa pagitan ng Tokara Island Chain at Amami Ushima nang hindi lumulutang ayon sa Defense Ministry ng Japan. Ang nasabing vessel ay pinaniniwalaang isang Chinese Navy submarine ngunit tumanggi ang Defense Ministry na pormal na isiwalat ang impormasyon tungkol sa klase o uri ng Chinese sub dahil maaari itong magbigay ng ideya tungkol sa detection capabilities ng JMSDF. Sa ilalim ng international na batas, ang mga submarines ay dapat na lumutang at itaas ang kanilang pambansang watawat kapag pumasok ito sa loob ng isang foreign territorial water. Habang ang tinatawag na underwater cruises naman ay hindi ipinagbabawal sa mga contiguous zones na pumapalibot sa mga territorial waters. Ang contiguous zone ay ang bahagi ng karagatan na lampas sa 12 nautical mile mula sa territorial waters ng isang bansa na pumapalibot sa anumang pambansang teritoryo at umaabot din ito hanggang 24 nautical miles. Naglabas naman ang Defense Ministry ng Japan ng mga kautusan na nagsasabing dapat gawin ang lahat ng pagsisikap upang makakolekta ng impormasyon at magsagawa ng maingat na pagbabantay at surveillance sa karagatan ng Japan. Kasama sa mga isinagawang aktibidad ay ang mga patrol aircraft ng JMSDF mula sa Kanoya Base na matatagpuan sa Kagoshima at Naha Base na matatagpuan naman sa Okinawa Prefecture, pati na rin ang Ashigara Aegis Ship mula sa Sasebo Base sa Nagasaki Prefecture at ang Kaga Helicopter Carrier mula sa Kure Base sa Hiroshima Prefecture. The submarine may have tested Japanese and US anti-submarine warfare capabilities ayon sa isang source ng Japan Maritime Self-Defense Force. Noong January 2018 naman, inanonsyo ng Tokyo na mayroon silang na-detect na isang Chinese nuclear-powered attack submarine malapit sa Senkaku Islands na kasalukuyang kinokontrol ng Japan. Ang mga uninhabited islands na matatagpuan sa East China Sea ay inaangkin din ng Beijing at tinawag nila itong Diaoyu at ng Taiwan na tinawag rin nilang Chaoyutai. Ang nangyaring insidente ang kauna-unahang pagkakataon na namataan ng Japan ang isang Chinese submarine sa contiguous zone ng Senkaku ay nagdulot ng alarma sa Tokyo at agad naman itong naghain ng isang
diplomatic protest sa Beijing. Sa ibang kaganapan naman, ang Independence Variant Littoral Combat Ship na USS Gabriel Giffords at ang Kashima-class training vessel na JS Kashima kasama ang Shimayuki-class training vessel na JS Shimayuki ay nagsagawa ng mga bilateral exercises habang naglayag ang mga ito sa South China Sea noong mga nakaraang buwan. Ang Gabriel Giffords, Kashima at Shimayuki ay magkasamang nagsagawa ng pagsasanay upang lalo pang mapahusay ang bilateral interoperability sa pagitan ng dalawang navies at upang bigyang diin ang kahalagahan ng communication at coordination sa mga operasyon. Noong mga nakaraang buwan, ang Gabriel Giffords ay naglayag kasama ang Akizuki-class destroyer na JS Tirozuki sa Andaman Sea. Si Rear Admiral Fred Catcher, ang commander ng Expeditionary Strike Group 7, ay binigyang diin ang kahalagahan ng mga bilateral exercises upang epektibo nitong mapanatili ang isang free at open na Indo-Pacific. The opportunity to operate with our friends and allies at sea is incredibly important for our combined readiness and partnership, sinabi ni Catcher. Executing complex maritime skills with our Japan Maritime Self-Defense Force allies allows both of our teams to build on our interoperability and readiness as we maintain a free and open Indo-Pacific, dagdag pa niya.